Huli sa Traben ang isang Malaysian national pati ang kasabat umanong Pilipina na nagbebenta ng gamit para pang-scam. Daulot naman ang pagtakas ng isang suspect sa pagnanakaw ng harangin siya ng mga residente ng isang barangay sa North Caloocan. Saksi sina John Consulta at Marisol Abdurrahman. Target ng paghahanap ng taong bayan ang isang suspect sa pagnanakaw sa barangay Diparo sa North Caloocan. Ayon sa barangay, isang concerned citizen ang nag-tip na may nagnanakaw sa simbahan. Allegedly daw po, may naaririnig ang pare na parang may maingay, may humahalugog. So ang sabi po nung isang tanod namin, puntahan po natin yung kisamik. Nang dumating ang mga taga-barangay, napapalibutan na ng taong bayan ang sinasabing magnanakaw. Inikutan na po ng mga tao yung bahay. Kahit po saan siya pumunta, talagang mahuhuli siya. Bago siya pinababa, pinaghubad muna siya ng damit. Para siguradong wala man lang nakaipit na baka matutulis sa bagay kung meron. No. Kinilala ang suspect na si Mark Hill del Rosario, 21 anyos. Bakit ka inaresto ng taong bayan? Bakit po yung isang bahay? Bakit? Magnanakaw po. Batay sa record ng pulisya, merong standing warrant of arrest si Del Rosario para sa reklamong robbery with homicide sa Quezon City. Patuloy namang tinutugis ang mga kasama ng suspect. This is an entrapment operation, ha? You're arrested for violation of the SIM card registration act. Walang kawala ang target na Malaysian national na si Chan Chin Hong. Sangkot umano siya sa pagbenta ng text blast equipment at SIM cards na rehistrado sa e-wallet. Arestado rin ang kanya umanong Pilipinang kasabwat. Bukod sa mga ibinibenta ng equipment na pang-scam, may nakumpiska rin drug paraphernalia. Ito nga yung mga nakumpiska ng NBI, no, sa kanilang ginawang raid dito sa Maynila, itong text blast equipment at sangkaterbang mga SIM cards na meron ng registered at validated na mga e-wallets. Pero ang nakakabalang nadiskubre ng NBI daw dito sa raid na to ay ayon dito sa kanilang naaresto suspect ay gamit yung kanyang computer, kaya na raw nilang i-bypass ang mga security measures ng mga e-wallet companies. Kaya nilang daw irehistro ang mga e-wallets na kahit hindi naman talaga totoong tao ang nagre-rehistro nito. At kapag nagawa na to, pwede na itong gamitin sa pang-i-scam. Ayon sa suspect, sa loob ng 6 taon niyang pananatili dito sa bansa, marami na ang kanyang naging customer. You're selling equipment that are being used for scams. I don't know what they're doing. I just have the boss ask me to do what, then I do what. You just follow the order of the boss? Hmm. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang inaresto ng Pilipina, pero tumanggi magbigay ng pahayag. Magpile tayo ng violation ng Republic Act 8484, Access Device Act, in relation to Cybercrime Prevention Act, and then yung violation ng Republic Act 11934, in relation pa rin sa Cyber Crime Prevention Act. And violation na rin ng Republic Act 9165 laban sa kanya. Doon sa mga nakita nating shabu paraphernalia na may mga traces ng illegal drug. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta. Marisol Abdurrahman, kami ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.